So pupunta tayo ngayon sa Yamaha Buting kasi naatasan tayo doon na mag-review ng motor. Ang all new Yamaha Sniper 155. So in-announce siya ng December 2020 and sinabi ng iba na hindi daw i-release yun sa atin. Una siyang ni-release sa Vietnam. Then selected pa lang ata kasi dinouble check ko sa website ng Yamaha, wala pa. Titignan ko sana yung specs. Tapos kahapon kumuha ako ng ORCR. Nakita ko yung mismong model. Sabi ko, sobrang ganda kasi matte din yung color niya eh. Tignan natin mamaya. And tinanong ko yung body ko doon kung pwedeng i-review. So pinayagan naman niya tayo for releasing na yung unit na yun. And sisilipin lang natin. Samahan niyo ako ngayon, guys. By the way, ang gamit kong motorcycle ngayon is Yamaha Aerox 2021 version. So keyless siya, yung pinili namin, yung ABS version. Nabili ko siya ng March 27. Tapos kahapon ko lang nakuha yung ORCR dahil nga gawa ng nag-ECQ. Pero di naman tayo nagmamadali kaya it's fine. Wala nga lang kasamang plaka. So sa mga bibili dyan, lalo na kapag ang sa akin kasi in-straight namin ang cash. And tamang antay lang dahil pandemic nga, hindi naman mabilis ma-re-release yung ORCR. Tsaka may palugit talaga kapag kukuha ka ng papeles mo. Tatanong natin ngayon doon kung pwedeng mag-installment. So alam ko naman ata pwede lahat ng units nila. Mag-a-apply ka nga lang.
Motovlogs. Pinayagan tayo ngayon na i-review itong all-new Sniper 155 Yamaha. So, nandito tayo ngayon sa Yamaha Buting and kasama natin si Sir Kim and si Sir JR, ang branch manager nito. So, ayun, Sir, bago ang lahat, pa-explain na lang ko yun. Okay. So, hello guys! So, ito yung tinatawag nating bagong Sniper 155R. Okay? So, ito yung additional features sa 2021 model natin. Samahan nyo kami, pakita namin sa inyo kung ano yung mga nabago, ano yung mga nadagdag, tsaka kung ano yung mga special features niya. Okay, so simulan muna natin, buddy, sa harap. Sa harap na lang muna tayo mag-start. Sa harap. So, makikita mo dito sa harap, mas pinaganda yung pinaka-headlight niya. Headlight cover. Oo, grabe so, nga stock, eh. Yun yung pinaka-stock niya. So, tapos sa ilaw, headlight, LED na rin. Same lang din sa dati. Kung makikita mo, yung size din ng gulong, same lang din ng size ng duma. Oo. Then yung ang pinakapanalo kasi sa kanya is yung color. So, limited edition yung kulay natin kay 155. So, pag start natin, yan. So, makikita mo yung headlight. Yan. Same with the park light. Okay. So, ito yung may pa additional feature na rin. Kasama na lang din yung passing light. Oo nga, no. Sa luma, may ganyan. Alin? May passing pa rin. May passing meron. May passing. Pa. Sa luma, siya yung standard. Oo, okay. Tapos yan. Tapos dito, pakita natin sa kanila yung features niya. So, ito yung passing. Okay. Passing. Tapos, hazard. Tapos, meron na rin siyang kill switch. Oo. Meron na siyang kasama USB port dito. Mm. USB port, same with kasama ng edition, which is yung keyless na. Ayan siya. Okay, so ayan yung yung pinaka-panel natin. So hindi pa siya pwedeng tanggalin as per course. Grabe. Yan. And next, pakita natin yung loob. Oo. Yan. So, ayan yung pinaka-kong part. Okay, so 5.3 na yung pinaka-max gas capacity niya. Dati ba tawag dito 4.3 lang. Ngayon mas 5.4 na no. Solid, solid. So ito na yung pinaka cover din sa chassis. Tas engine sa ilalim. Yan. Tas sa gulong sa likod same lang din sa old version. Same size. Same size. Okay, okay. Pero okay. So, hindi natin sure kung ibang brand na. Kasi yung sa dati, yung Dunlop. Stock yun ang Dunlop. Ibang size na sa itong brand na. IRC, balik stock si Yamaha. So, saan naman tayo, no? Sa engine. Engine, yan. Sa engine. So, engine ano, may pinagbago ba? May pinagbago. 155 na siya. Then, 6. 6-speed, o. Yun nga yung nasa. Sleeper clutch na to. Ang atin ngayon sa 155. So, sleeper clutch na siya. So, sobrang dali mo nang magkaroon ng shifter kung sakali. Para saan ba yung sleeper clutch? Sleeper clutch, para within smooth yung transition mo. Basta magdadagdag ka o magbabawas ka. Ah, okay, okay. So, hindi mag, kumbaga hindi uudyok yung motor. O hindi basta-basta. So, hindi pa natin alam kung ilan yung magiging top speed niya. Sa ngayon, dahil 6-speed. So, antay tayo ng mga ibang reviews sa mga medyo matataas. para makita natin yung top speed. Yung grabe, no? Pwede ba siyang i-start para makita yung ano? Yun yung pinaka-panel niya. Full digital, guys. Tignan nyo. Panel, yan. Average, yan. Auto, trip 1, trip 2. Adjust pa natin yung oras. So parang ano na pala siya. Parang full digital. Sa kakilis na rin siya oh, pag nakita niyo. Kilis. So, naka-remote mo. Yan. Yan siya. So, pakita natin yung brake light. So, yung additional feature sa kanya. Full LED na rin. So bulb pa rin siya.
Pero yung gitna na brake light, ano, LED na. Sobrang lupit, ang sexy tignan, aggressive. Same with the, ano, ang sa dikisin na dyan, yung kulay ng mugs. Oo, oh, may decals na siya. Tapos no? Same with the caliper yan. Pinaganda yung caliper niya kasi yung sa standard. A few minutes later. So, nandito kayo ng owner na pinagiraman natin ng Sniper 155. Sir, si Sir Mitchell po. Yeah. Sir, anong balak nyo ngayon dito sa... Yamaha lover. Yamaha lover, grabe kaya balak. Pang ilang sniper nyo na po? Meron ako mga previous sniper na galing ng Yamaha talaga na ginagamit mo. I decided na Yamaha 155. Grabe. Sobrang pogi. Alam na natin kung ano yung capability ng bike, tsaka ng engine, tsaka gano'ng paganda yung mali. Makita naman eh. Since 2005 guys, sa mga hindi nakakalam, since 2005 po, lumabas na ang unang version nitong sniper. Bago pa siya mag-sniper, 135cc lang siya. So, ito nga yung pinakalatest, 155, 2021 model. In-announce siya, December 2020 yata. So, pinlano muna namin na sana ito yung makuha. Kaso, sobrang late na release. Tapos, pili lang. And sobrang swerte natin na ito yung isa tayo sa mga nakahawak nito. So, ayan sir. Tawag dito, may balak ba kayong palitan? Yan ang magandang tanong. Naka-plan din, we're doing our modern for the shop sa number 16 motorcycle na papalitan namin yung mga parts like bike, gulong, mugs, shifter. So, pwede nyo abangan yun. Sa kanya rin ngayon, kasi yes. Siya din yung magpo-photo, video, yeah. Yung i-feature natin yan. Ano pong name ng shop? Amber 16. Hintayin nyo yun guys, tawag dito. Pupunta tayo doon at titignan natin kung ano yung kinikater ni sir na motor parts. Yun. So thank you so much po sir sa pagpapahiram sa atin ng Yamaha Sniper 2021 model. Ang R version, yung keyless. A little longer than a few minutes later. And ngayon naman po, i-compare natin kung ano yung pagkakaiba ng standard version tsaka ng R version ng Sniper 155. So, ano nga ba? So, ang ano natin, ang standard version is medyo malaki ang difference niya dun kay R version. So, si R version kasi mas pinaganda yung caliper niya sa harapan. Pero, ito kasing standard is yung good for ano lang, for street riding. So kung tutuusin, mas advanced si R version kaysa kay standard. Pero same ano lang sila, same sa gulong, sa sukat ng mugs. Tapos isa lang din yung pinaka ano niya, function niya. Pero mas maganda din yung braking system ng R version natin. So sa ano naman, sa kulay, walang ganito si R version. Isa lang talaga yung color niya. No? Isa lang ang color niya, which is yung matte light brown yun. So, sa standard version, meron tayong gray, meron tayong blue, meron tayong black. So, yung black, ito siya. Yan, so ito, buksan natin, ito yung compartment. Ito, wala bro. Talaga, basta underbone, sobrang liit talaga. Sobrang liit yan. Expect nyo na mababa ang ano niya, ang pinaka magiging parang bag niya. Oh. O yung pinaka loob ng unit niya, mababa. So, wala talaga magiging space. So, ito na yung gas tank natin. Tapos, pareho lang din sila ng gas tank, no? Same lang ng gas tank. Pero magkaiba sila ng decals pagdating sa standard tsaka sa R version. So, si... Parang plain lang kasi siya, no? Kumpara kay, ano, kay R version. Pero sa, ano, sa headlight, sa... Taillight, isa lang din. Isa lang. Same with the, ano, so, ano, futuristic looking. Yan, futuristic. Tapos, same din, 6-speed, 155 BBA. Tapos, yung pinaka-naging tunan niya, BBA. Kaya sobrang ganda pala ng pagiging takbo mo, kahit premier. Bigay agad ng speed. Bigay agad ang hinahanap mo, kahit sabihin namin,
hindi wala ka pang kita. Oo, okay na. Lalo na, hindi mo naman i-expressway, di ba? Pero ito sa banner, same lang din sila. Ang kaibahan lang, ano, disusi siya. Hindi disusi. Standard version is disusi. Pero panel gauge, button, same layout lang. Isa lang. Same layout. So, switch, tapos hazard, middle hazard, tapos push start, horn, signal light, same with old version, high and low with passive. Ito na siya. So, ang SRP niya naman is 114,900. So, sa R version, ang SRP ni R version? 120,000. Tapos ito? 114,000. So, 6K difference. 6K difference. Pero ano na yun, malaking tulong na. So, kasi sabi nga ni Sir Kim, yung caliper daw, yung child braking system, magkaiba ng, ano, ng play. So, yung 6K sa akin para sa akin, worth it na yun kung ipiliin nyo between standard child R version. Siyempre, sino ba namang gusto na? So, wala naman magiging tapon kung saan nga yung standard nito. Pero, kasi may extra budget ka, di ba? Okay, nag-go for the R, di ba? Pero, ang advances nito, tulad nung kanina sa R version, mas maganda rin yung play. Kasi nag-test drive kami kanina. So, iwas lagot ako. Yung primary na problema, no? Talaga, ano, lagot ako talaga. Actually, yun talaga yung problema nila. Lagi nilang nasabi yung word na lagotok. Which is makikita mo sa front suspension. So, siguro, mas pinaganda nila yung inner tube suspension natin. So, di rin natin alam. So, in the future, baka ilabas ulit ni Body Guide yung magiging review nila doon sa R version ni Sir Michel. Watch out for that, guys. So automatic, pang halimbawa na nailabas nila yun, ayan, number one na ano yun, dito sa atin si Sir Michel na kilala yan sa pag-aayos ng motor. So medyo solid yung pag-ibigyan na ano yun na review. So kung sa mga gusto pong ano, makakita ng unit, ayan, automatic we are located at Yamaha Buting. Along General Guillermo Avenue, dito lang po, malapit po sa Yamaha Buting and Max Buting. You can like our page. Yes po, Yamaha Buting, yes. Yan. For the inquiries po yan, meron po kami mga... Pa-plug ko na lang din siya, si... New units, coming units natin, so... Kompleto po sila dito, by the way. Aerox, yung bago V2. N-Max yung kare-release ng Marina. N-Max. Yung Neo. Kompleto po. Meron ang MT-15 na parating yung Rudo. Ganda yun. So, napasit pa kapit. So, yun lang guys. Sana nag-enjoy kayo. And for more updates, please like, share, and subscribe our channel. At don't forget to leave a comment. Thank you so much. Thank you so much, RG. Thank you, bugs.